Hello mga ka-Kingpins, and for today's video, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Ngayong umaga nga, ako nga muna ang nag-asikaso ng mga dadalhin ng aming food cart. May biglang bisita nga kasi na dumating si Mr. Medyo matagal nga ang usapan nila at nagtatanong nga ng about sa aming food cart. Matagal na nga daw nilang kilala ang aming food cart at suki nga daw namin sila. Nag-survey nga daw sila sir at tiningnan daw nila lahat ng mga nag-fishbowl na food cart. Yung sa amin nga lang daw ang presentable at masarap nga daw ang sauce. Sa mga nanonood dyan na nakatikim na nga sa aming food cart, pa-comment nga if agree kayo. Nakakapagpasaya nga ng araw kapag nga nakakarinig ka ng mga ganyang good feedback. Si sir nga po pala ay isang fireman at gusto niya ngang pumasok sa negosyong food cart. Nakaka-proud naman si sir at napakasipag. Yung mga ganitong haligi ng tahanan nga ang dapat tularan. Pinaghahandaan niya talaga ang future ng kanyang pamilya. Desidido talaga si sir na magnegosyo sa food cart at nakadalawang beses na nga siyang pumunta dito sa amin. Kahapon nga pumunta siya kaso lang nga naligo kami sa dagat kaya hindi niya kami naabutan. Sabi niya nga mabuti pa si Mr. at hindi nga madamot mag-share ng knowledge about sa food cart. Ika nga nila, mag-share ka ng blessings mo at mas marami pang ang blessing ang darating sa'yo. Ang target area nga ni sir ay sa Dimasa lang at taga doon nga daw siya. May order nga sa akin ang aking reseller na taga Balod ng 8 box na pugo. Ayan na nga, kinakahong ko na nga at sinisiguro talaga namin na wala ngang malagay na may basag. Ako nga magkahon ng itlog pugo, nagpak naman nga ako dito ng chili oil. Niluluto ko nga ito ng gabi at pagkabukas nga saka ko na nga ito pinapak para hindi nga mainit. Hindi nga pwedeng maubusan kami ng chili oil at ito nga ang palaging hinahanap ng mga customer na bumibili ng siomay. Mas ma-enjoy naman talaga ang pagkain ng siomay kapag sinasabayan nga ng chili oil. Kahit nga ako, yun din nga ang gusto ko. Nakaka-umay nga kasi kapag hindi maanghang ang siomay. Pumunta nga kanina si Ninong Aldrin sa amin at binigyan nga ako ng mangga. Maraming maraming salamat po sa blessing. Pumasok din ako dito kila mama para bigyan din nga ang aking kapatid. After nga umalis na mga kausap ni Mr., ito nga chinecheck niya nga ang pogo kung may mga basag nga. Sineseparate nga namin dito ang mga basag at nilalaga nga agad namin para nga mapakinabangan pa. Kapag pinabayaan nga ang mga basag ng ilang araw ay nuuod nga at mabaho. Kapag nagninegosyo talaga, kailangan talagang magsipag para nga maging maayos ang lahat. Kaya kung tamad ka, huwag ka na lang ang pumasok sa pagninegosyo. Hindi nga naman pwedeng mamumuhunan ka lang at wala ka nang ang gagawin. Oo besh, wala talagang ganon sa panaginip mo lang ngayon. Dumaan nga dito ang nagbibinta ng ice cream sa gilid ng aming bahay. Sakto nga mainit ang panahon kaya napabili kami. Nag-aasaran pa nga kami dyan ni Mr. kung paano nga ang pagkain ng ice cream. Hinanapan ko pa nga yung anak ko dyan ng mango flavor kasi yun nga ang paborito namin. Kung binaman nga daw ang binibenta niya, sabi na nagtitinda ng ice cream para nga daw hindi magsawa ang kanyang mga suki. Kinagabihan nga ay inayos na naman ni Mr. ang mga itlog pugo. Nilipit na nga dito sa gitna at kinakain nga ng daga doon sa gilid. Hindi nga mapakiusapan ng mga daga na huwag mga pakikialaman ng mga gamit namin. Sabi nga kasi ng matatanda, hindi daw namin pakialaman ng mga daga para hindi nga daw kami gantihan. Pero ngayon, napaisip din naman kami na parang hindi naman totoo at hindi naman nga namin pinapakialaman pero namimirwisyo nga sila. Hintayin lang talaga nila ang order ko sa Shopee na Trap Mouse at humanda nga sila. After nga maglipat dyan ni Mr. ng mga itlog pogo, naalala nga namin na meron pala kaming pinalamig na buko. Kinuha na nga ni Mr. sa freezer ang buko at ito nga, struggle nga ang pagbubukas at dahil nga mapurol ang aming kutsilyo. Libre nga lang tong buko at dala nga namin to galing nga kila Hirald. Ang ganda nga ng pagkakabili mga ka-Kingpins ni Hirald ng kanilang lupa at kahit maliit lang nga ay may mga libre nga nyo. Yung lupa nga tinutukoy ko ay yung pinagtayuan nga na lang kanilang bahay na kanilang tinitirahan ngayon. At dun nga mismo nakatayo ang kanilang puguhan. Anytime nga na gusto nilang kumain ng buko at magata ay kukuha lang nga sila. Bukod nga sa fresh nilang makakain ay nakatipid pa nga sila dahil libre lang nga. Ito nga ang banting namin ni Mr. ngayong gabi bago matulog, kumain nga ng buko at kami na lang nga ang gising. Palagi talagang kami ang huli matulog sa aming mga kasamahan. Nakasanayan kasi namin ni Mr. na bago nga matulog ay nag-uusap muna nga kami ng about sa negosyo namin. At si Mr. lang ang gustong gusto kong kachismisa. Gabi na nga at may nagsend pa nga ng order sa akin na 12 box na pugo kaya ayan nga si Mr. ikinakahon na nga. Maraming maraming salamat po sa mga umu-order sa akin at malaking tulong na po ito sa amin. Lord, maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin. Mga ka-Kingpins, bukas naman ulit.